Kamusta po? Kailan ba ako huli nag-preach? Oh, tagal na rin, no? Anyway, so yung preaching ko for today, yung ating tatalakayan sa araw na to, is hindi to bago. Siguro sa Bible study, nadaanan na natin, or naturo na before. I thought of sharing this to you today for the sole reason kasi magandang follow-up dun sa mga preaching previously, no? Especially nung kay Mike, regarding maturity in faith or spiritual maturity. Sa umagang ito, ang discussion natin ay ikot sa measuring up on your Christian walk. When you say you measure up, what do you actually mean by that? When you measure up, meaning it's like saying you're good enough or you're meeting the expectation of everyone else or maybe of God. On your standards, no, sa paningin natin. Pwede rin sabihin na pasado na, ganap. Pwede rin sabihin na someone na as good as what you expect a Christian should be. But at the end of the day, hindi naman lens natin yung nagmamatter, kung hindi lens mata ng Diyos sa taas na nakikita na sa puso natin. Amin po ba? So may dalawang tanong. Una, how do we measure up? Pangalawa, can we actually measure up? Then, mamaya malalaman natin ang sagot. The text is from one parable Jesus told his people, no, during his ministry. Gusto kong i-highlight yung sa Luke. Luke 8:15. It says, Luke 8:15. Pwede po tayong tumayo bilang respeto sa kanyang salita. Let's read it in chorus. Or kung may Bible kayo, basahin na natin. Wala. 8:15. Anyway, sa mga may Bible, pakisabayan po ako sa pagbasa. 8:15. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. Hallelujah. Join me in prayer. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay, panibagong opportunity, Lord, na kami po mag-gather sa iyong pangalan at makinig na iyong salita. Panginoon, dalangin ko po sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng pusong makikinig, Lord, at buksan niyo po ang mga mata po namin sa iyong salita. Patuloy niyo po kaming bigyan ng mga revelations, ng teaching, instructions, Lord, that will guide our hearts and will guard our hearts as well. And Father God, sa iyong lingkod, Panginoon, ako po'y balutan yung banal na dugo. Kailan po ang maitaas at masambit ng mga labing ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan yung main text, Luke 8:15. Pero, ang reference natin is sa Matthew. Matthew 13:1-23. Storytelling tayo. It's all about the parable of the sower. Sino I suppose lahat tayo na daanan na to, no? Parable of the sower. Pero daanan uli natin, baka more or less may bagong revelation na tayo marinig from God. Basahin natin yung 1 hanggang kahit di na kayo tumayo. Matthew 13 verses 1 to 1 to 7. Tama ba? Matthew 13, 1 to 7. Ay, hindi. Okay, sige. Parable. So, during Jesus' time, meron kasing accounts, no? Meron si Luke yung binasa natin kanina. Ito naman sa perspective ni Matthew. So, sabay-sabay silang nang walk with God while Jesus was ministering. So, ito yung mga disciples. Ito yung mga witnesses. So, doon tayo sa account ni Matthew.
Same time, same day, same setup, setting. On the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea, and great multitudes were gathered together to him. So a crowd, a big crowd. So that he got into a boat and sat. So he secluded himself from the rest. I mean, hindi naman nahimiwalay, pero dun siya sa boat, no? And the whole multitude stood on the shore, nakikinig lang sa kanya. Then he spoke many things to them in parable. Multitudes meaning marami, crowd, yeah? Saying, behold, a sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell by the wayside. And the birds came and devoured them. Some fell on stony places where they did not have much earth. And they immediately sprung up because they had no depth on earth. But when the sun was up, they were scorched. And because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. 8, 9, and 10. But others fell on good ground and yielded a crop. Some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears to hear, let him hear. And the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? And then Jesus answered, bakit nga ba nagbabahagi ng salita si ang Panginoong Jesus that time sa parabola? Ba't ba? Ano ang explanation ni Jesus? Sa preceding verse, ang sabi ay, he answered to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them, it has not been given. So, because he's speaking to what? To the people belong to him, to God. So, ito yung sheep. Ito yung mga kanyang dialect. So, yung to them is, obviously, wala sa flock. Pero, lahat makakarinig. Gets nyo po ba yun? Pero, ang makakaintindi is yung hinirang. Makakaintindi ay yung merong Panginoon sa atin sa modern sa contemporary sa ating panahon is makakarinig yung may Panginoong Jesus sa kanilang mga puso. Yung ibig sabihin nun. So Jesus answered them, ang nakaintindi that time is obviously mga disciples tsaka yung mga naniniwala sa kanya, followers of Jesus. So yun yung dahilan kung bakit si Jesus nagsasalita in parables. Ngayon sa word sa world natin ngayon, may mga scholar, may mga ano sa Bible, theologian and all. Alam nila theory, yung terms, yung history, yung chronological order ng Bible, pero yung mga revelation, may mga taong hindi makakakuha agad nun. So lahat sila may basis. Lahat may explanation to everything. Okay? So lahat makakarinig ng word, multitudes, kanina binanggit eh, pero hindi lahat nakaintindi. Kasi, binibigay lang yung revelation, yung mysteries to those who hear that who are in Christ Jesus. Okay, so, simula tayo sa 1 and 3. Matthew 1 and 3. Actually, ni-reveal din ni Jesus later on eh. Dun sa mga preceding, succeeding verses. Kung yung ibig sabihin niya dun sa parable niya. No? Una na, ang binahagi ni Panginoong Jesus, yung daw farmer, nagsusow ng seed, no? Nagtatanim ng, o nagsasaboy, ng seed. Ngayon, dito, i-define natin. Sower, sino yung sower? Sino yung sower? The sower is actually the messenger. Kung sino yung nagbabahagi ng salita sa atin ngayon. Okay, yun yung representation. Yung seed, yun yung word. Who is Jesus? Okay? At yung surface, yung soil, yun yung puso ng bawat isa sa atin. Ngayon, i-define natin isa-isa yung apat na yun. No? Tandaan, pero bago yun, tandaan natin
tandaan natin sa parable na to, yung seed si Jesus yan. Tayo yung lupa na magbibigay ng tutubo sa atin yung seed, di ba? Tapos mag-sprung up ng bunga. So, compare natin sa John 15:5 sinasabi. Memory version actually. Ang sabi doon, I am the vine, you are the branches. Sabi ni Jesus yun. He who abides in me and in him bear much fruit. And I in him bear much fruit. For without me, you can do anything. So yung soil, wala siya magagawa sa sarili niya. Lupa lang siya. Tayo, ganun lang din. Yung puso natin, lupa lang yan. Hindi niya kayang i-cultivate yung sarili niya. Hindi niya kayang patabain yung sarili niya. But I'll dig into that later. Okay. So doon tayo sa 4. Ang sabi sa 4, sa kanina binasa is, chay. Sabi sa 4, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Wayside. So ang explanation ni Jesus Christ dyan is nandun naman sa 19. Ang sabi ni Jesus dyan is, sa 19, anyway, pathway, wayside. Pag sinabi bang pathway, ano yung illustration natin nun? Ano ibig sabihin ng pathway? Alin? Pathway is something hard. Hindi pwedeng maputik, hindi pwedeng malupa. Hindi pathway yun. Di ba nga sa garden, maglalagay ka ng mga bato na paver. O, yun yung pathway. Nag-guide sa'yo where to go. Tsaka matigas. So, this, yung sinasabi na una is sa verse 9 tsaka sa verse 19, yung pathway, yung mga matitigas ang puso, yung bato. Sabi dyan, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, katulad ng sinabi ko kanina, and then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. Peri-peri lang. Na-receive niya pero sa gilid lang. Hindi niya na-grasp. Okay? Hindi nga niya namalaya na na-snatch sa kanya yung seed. So, also, this refers to anyone who can hear the word, but just like what Jesus explained about giving, you know, the parables, hindi ito yung nakakaintindi. Hindi lahat marereceive. Makakarinig pero hindi marereceive or magagrasp. Heard the word but did not receive. Tandaan natin, hearing is different from, well, listening, yes, and receiving. Ito yung mga blinded whose hearts are made up of stone. And I'm in full confidence na wala sa atin nagpo-fall sa kategory na ito dito. Amen po ba? Because God has turned your heart of stone into a heart of flesh as soon as you heard the gospel. Pero, Brother Mon, ibig sabihin ba nito, nag-share na ako tapos hindi na-respond, eh kambing na. Let's say sa mahal ko sa buhay, nire-reject. Kambing ba siya? Hindi siya tupa, hindi siya sa Diyos? Di natin alam. To everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ecclesiastes 3:1. It could not be his time, hindi pa ngayon, maybe later. So don't jump into conclusion na, ay, kambing, goat yan. Diba? Greatest of all time daw. Yan, goat. Hindi natin alam, no? Only, tsaka, don't be too cautious or very concerned about it. Dapat concerned ka sa'yo, sa ikaw. Kung goat yung iba, wala ka na doon. Kung sheep yun, wala ka na doon. Ikaw, kailangan ang intindihin mo. Kasi ikaw haharap sa Diyos. Hindi. No one will stand before God on your behalf. And the other way around also, you cannot stand for someone else's behalf then before God. Okay? So, ang dapat lang natin gawin dito, just keep doing our part of continuously sharing the word of God to these people, lalo na sa mahal natin sa buhay, and sharing our lives, Jesus through our lives.
No, kasi makikita yan, magre-reflect yan eh. So kung nakikita ang Panginoong Jesus sa buhay natin, di man Jesus, J-E-S-U-S, o mukha ni Jesus sa mukha natin, is yung ano niya, yung mga works niya, yung mga turo niya, sinusunod natin. Okay? Nagre-reflect. Or hindi na mi-mirror, but nagmamanifest, no? Now, yun yung unang soil, which is hard stratum, pavement. Yung seed, hindi nakarating sa earth sa ilalim niya. So, walang bunga. Instead, kinuha ng mga ibon nga, sabi dito, which the birds refer to, or pertain to, the devourer. Sino yung devourer? Satan. Wicked. Si Satan, ginagamit siya mga tao. Yung mga wicked. Anyway. Second, sa 5 and 6, in-explain yung 5 and 6 sa 20 to 21. Ano sabi sa 20 to 21? Sa 5 and 6, ito yung stony places na wala masyadong earth. Yung stony, ibig sabihin niyang pebbles, no? Nakita ba kayo sa mga garden? Mga bato-bato siya. Gravel siguro. Pero sa ilalim niya, may earth naman. Sabi sa 5 and 6, they immediately sprang up. Ibig sabihin, may tumubo, pero walang depth. Kasi nga, hindi maabot yung puro stone, no? Yung lupa, wala. Ang kinakapitan niya is stone lang. Dahil walang root, no, they withered away. Ang explain Jesus yan sa 20 to 21. Ano sabi? 20 and 21. Anyway, it refers to believers who are on fire but not rooted. Madaling ma-uproot yung kanilang yung kanilang enthusiasm. Soil full of pebbles and hardly a soil kasi yung heart, no. So ito yung maiinit pero hindi malalim. Understandable sa mga neophyte, mga bago, nakarinig ng word, but don't remain like that. Okay? Okay lang maging mainit sa una, pero make sure you do the next thing, which is to know Jesus more. Para yung init mo at yung zeal mo ma-maintain. Okay? Lalo pang mag-alab. Sabi ni Jesus, but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Ito yung sa una lang. Ang sabi sa Filipino terms, sa una lang, kugon, no? Ingas kugon. Excited sa una, probably, kasi puro saya. I came to know Jesus. Ang sarap sa pakiramdam. Ang bait ng lahat. Ano? Walk in the park, parang in heaven. Okay, understand? Nasumpungan si Jesus. Nasumpungan ng Diyos, kinatagpo ang Diyos. Pinalaya, maybe of sin. Pero superficial yon actually. Isang aspect at facet lang ni Lord yung nakita ng mga ganito yung heart, no? Mabato. Those who only want to hear those things that are beautiful to the ears. Kung ano lang yung music to the ears. Ah, meron palang. Sorry, excuse me for sometimes speaking in the vernacular. But someone has to at least translate. Kasi may mga masasabi akong mahirap lalo na pag sense, pag ano, no? Anyway, so I'll try. Anyway. So, as I was saying, these people who have the stony or stony heart, not so much earth on it, hardly a soil, okay? These are the people who receive Jesus Christ with excitement initially, but that excitement or enthusiasm doesn't last that long. Primarily because of persecution, conflicts along the way during his or her walk with God. So that is what it is referring to. In short, we are overwhelmed. Emotions lang yung nananaig. As I said, nasumpungan lang si Lord pero hindi nagpapatuloy magbasa ng Bible. Someone or those who encountered Jesus once in their lives but did not bother to actually
dig into the Bible, read the Bible, and come to know Jesus more. So you have to be diligent also. You have to develop that diligence in your heart. Okay, to know Jesus more. Kasi as you come to know Jesus, yung init mo, mame-maintain, the zeal will be there. At the same time, as you hear the word of God, your faith increases. Hear and read. Read, and sabi nga ni Pastor Eric, literal pala yun. When you read it aloud so that your faith increases. Minsan, in pre-practice ko nga, no? Kasi nga, ma-re-recall mo every time. And these people, yung madaling, ito yung mga taong madali, mga Kristiyanong madaling ma-impluensyahan. Suko na agad, persecution pa lang from the family. Ay, ayoko na kasi sabi ng, pinapersecute ka ng family mo, ng mahal mo sa buhay, ng kaibigan mo, ng crush mo. Di ba? So ito yung those hearts who are stony. Do not think that, sabi ni Jesus sa Matthew 10:34-39, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. Si Jesus nagsabi nito, ah. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be those of his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. Jesus bluntly said that, ah. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it. And he who loses his life for my sake will find it. Hindi ibig sabihin nito when you follow Jesus, you will hate your father or your mother. He will turn you against your husband, wife, girlfriend, boyfriend. Hindi ganon. Kasi sa setting na to, that time, si Jesus, yung sa kanyang ministry, persecuted siya. Hindi siya pininiwalaan ng lahat, pinagtatawanan siya, minamak siya. Lalo na yung mga may pinag-aralan. Okay? Ngayon, ang setting nito, sinasabi ni Jesus sa kanyang disciple, merong uprising o may opposition kay Jesus by default. So ibig sabihin nun, pag naging follower mo ko, i-hate ka nila. So it's either you choose me or you choose them. Yung sinabi dito na hate is preference. Okay? You choose. Sino yung pinapanigan mo? Sila ba o si Jesus? So yung hate kasi dito is medyo mabigat, lalo na sa ating present time. No? Yung word na hate is very heavy. Highly descriptive siya as parang negative. That time, ibig sabihin lang ng hate is preferred. Like yung sa Genesis, pinag-aralan natin, Jacob and Esau, sabi, and the Lord loves Jacob and he hates Esau. Actually, hindi. Ibig sabihin lang nun, he preferred Jacob. Pero not really hateful of hatred. Wala namang ginagawa si Jacob. Hindi, in-illustrate lang doon yung preference. Okay? Pero God hates sin, ha? Yun ang highly descriptive na hate. So, does this mean God brings war or chaos to our family? Kala ko ba Prince of Peace si Jesus? Yun nga, in-explain ko yung context that time, no? That yung panahon na yon persecuted si Jesus Christ. So, either kay Jesus Christ ka o hindi. Mati kasi sa family, kahit sa atin ngayon, hindi lahat matatanggap, lalo na pag may stronghold sa traditions. Anyway, explain na, dadaanan natin yan in the future. Let's move forward. Also, sinabi rin niya yun sa Luke 14:26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yeah, and his own life also, he cannot be my disciple. So, ibig sabihin nun, you have to die every day. Kailangan mamatay tayo sa sarili natin, sa flesh natin. Okay. Mamaya, explain natin pa yan sa susunod na part. This seed comes to nothing in life. Yung seed na word, pag tinanim dun sa stony, walang mapupuntahan. Sadly, sa
kasalukuyan meron. Kahit sa maraming churches, maraming Kristiyanong stony yung heart. Kailangan patanggalin ni Lord yung pebbles bago maitanim yung seed para mamunga. Okay? Kasi bakit ba? Marami dito eh. Pag sa church, taas dalawang kamay. Magsamba, magpuri. Pero pag friends na sa labas, taas kamay saan? Sa party. Hindi naman sa party, pero mas nauuna pa yung party na yon kaysa sa gawain. Di po ba? Bangka sa chismisan, hindi sharing of word. Uy, alam mo ba, ikaw pa yung ganun. Bangka rin sa laitan. Sa opisina, marami ako narinig, mga codes yan sa mga amo, hindi ako nagpa-participate ganun. And I would suggest, wag na kayo mag-participate. Pag may mga codes sila sa mga boss, that's not right. Hindi yan maganda. Not pleasing to the eyes of God also. Okay? Yung may mga alias, lalo na negative yung connotation ng mga alias. Mga ganun eh, wag ka mag-participate, no? Tapos meron din, imbis na maging peacemaker, troublemaker. No, bangka rin sa green jokes. Di po ba? Nauuna ka pa, gi-initiate ka pa. Simply, walang reflection si Kristo sa buhay. Ito yun eh, mga stony ang heart. Ganun ba tayo? Tandaan natin, as Christians, we are salt and light of the world as we carry Jesus in our lives. Sabi, you are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled under foot of men. And also, we are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put under a basket, but a lampstand, illuminating, nasa centerpiece, kitang-kita, accented, and gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matthew 5:13-18. So ang response natin dito, ano, kung ganito ang heart natin, aminin natin, okay, don't be disheartened, dismayed. Hindi tayo nandito para persecutin ang isa't isa. May response tayo dyan, devotional. Devotions, every day. Maglaan tayo ng time sa Diyos. Stay connected with Jesus, yun lang naman eh. Diba? Enrich your personal relationship with Him. Convert and translate that fire you had or you have as you receive Him, that fire enthusiasm within your heart into hunger to know Him more. So yung enthusiasm nyo, translate nyo yun sa hunger to know Him more by read. Kasi pag, saan mo ba makikilala ang Diyos? Sa Bible lang, diba? So devotions, yun ang sagot. Okay, meditate His word day and night. Day and night. Magkaroon tayo ng discipline. Okay? Sa ibang bagay, marami tayong nadidiscipline. Kahit antok na, oy, may bagong post Instagram, itong ganda ng, ano, titingnan mo, di ba? Ano ba yung Bible, magbubuklat ka? Di ba? Ayun, minsan, negative pa yung mababasa mo sa mga feeds, no? Anyway, so, moving forward, doon naman sa third soil, sa binabanggit sa verse 7, Matthew 13, ito yung soft na yung soil. Pero may mga tinik na humaharang, no? Soil siya, pero maraming thorns. Okay? So, ito yung soil na like yung pebbles, you started off well. Katulad ng pebbles, nag-start, may enthusiasm. But somewhere along the way, or in the middle, or halfway through, or somewhere else, nag-waver yung faith. Someone who is easily swayed by the pressures of the world. Someone who cares and loves God and people of God, but partially. Kasi may hindi mag-give up. Ito yung mga simple lang. Someone who cares God pero who loves treasures of the earth din. Saan nagmamanifest yan? Sa mga hindi nagta-tithes and offering. Yung hirap magbigay ng tithes kasi hindi naiintindihan eh. Ito yung matitigas din ang ulo. Alam na yung truth, pero may stronghold. Sige pa rin. Alam ko na yan, alam mo na, pero you're not applying it. Kasi something is holding you back. That something that holds you back are the thorns.
Ibig sabihin, may thorns pa sa puso mo. Yung, kaya hindi tuloy tumubo yung seed na naitanim dyan. Kaya tayo, huwag matigas ang ulo. The thorns, actually, ito yung what the world can offer you. Temptations, fame, fortune, what is in, what is out, trend, yan. Tandaan natin, Matthew 6:19-20, napag-aralan natin before. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Yun yung lahat tinaisip. So ang ano, huwag tayong masyadong ma-attract sa attractions ng mundo. Huwag dun yung attention natin. Kasi ito yung mga thorns. Someone who is more concerned by what will other people perceive him or will say something about him rather than his or her standing in the eyes of God or before God. Galatians 1:10. For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Galatians 1:10. So sa pagsiserve, hindi tayo nagpiplease ng tao. Tandaan natin, ang Diyos ang piniplease natin. Ganon din sa mundong to, hindi tayo nabubuhay dito. We don't coexist sa mundong to please one another. No. Hindi ganon. Laging may opposition for sure. So hindi tayo nagko-conform, ha? Also, these are Christians who ironically are very anxious by what is happening around. Ito yung mga warriors instead na warriors of the word. Ito yung warriors. Warriors, no? Nagmamam, laging nagreklamo, nagmamurmur, mumble. Laging may sinasabi, may what if, may ifs and buts. Okay? Philippians 4:6-7, memory verse. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hindi ko na-explain, ha? Sabi, do not be anxious. Yun pa lang, tapos na eh. Full stop na yun. Diba? But instead, pray lang. At when you pray, then the peace of God will come to your heart. Okay. Also, these are Christians who have stronghold to this world. May mga hindi mag-give up. Pwedeng traditions, custom, or whatever is popular. Someone who is a friend of this world. James 4:4. Ano sabi doon tungkol sa mga kaibigan ng mundong to, friend of the world, of this world? You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 1 John 2:15 and the Romans 12:2, favorite verse of some or of many. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve of God's will, of what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay? So hindi tayo nandito para maging kaibigan ng mundo. Ang mundo ay hindi ta ang destination natin. Mundo, ang hari dito, hindi ang... Who is the king of the world? God? No, devil, si Satan. Kaya nga yung connotation na worldly things is negative. Pag sinabi bang worldly, ay, ano yan, heaven. Hindi, heavenly yung ano, yung what belongs to the kingdom. Pero yung world is kay Satan. Kasi... sooner or later, eventually, gugunawin to. Tama po ba? The world will reach its end. Could be sooner. Hindi natin alam. Only God knows. So ano yung response natin dito?
Invest on heavenly investment. Heavenly investment. Stop pleasing the world and start pleasing God. Put God above all else. Nobody even comes close. Ito, ang gusto kong i-highlight, i-bigyang emphasis, no? Never compromise. Stand with the truth, kasi you will never go wrong with the biblical truth. Do not go with the flow or whatever is popular. Lagi mong titingnan kung ano yung mga napapasang bill o kung ano man pinapropose, hindi porke, ay sabi ni ganyan, ah, tara join, kundi maraming mangungutsa sa atin. No, tingnan mo yung Bible kung ano yung sinasabi. Then that's when you make your stand. Kung ano yung biblical truth. Ah, archaic na, kasi sa Bible matagal na sinulat. No, Jesus is the same yesterday and forever. Yesterday, today and forever. Walang ganon. Walang ano na. Millennials na. Hindi na applicable sa millennial. Wala nang ganon. So, also, do not be a mourner. Do not worry, and don't be a mourner. Choose God. Always choose God. Tandaan natin to. You are not a citizen of this world. You are a citizen of God's kingdom. That's yung response natin. If we feel na stony heart natin, ito yung response natin. Stop pleasing the world or pleasing people around you. But instead, look at God. Now, ito yung 20 minutes. Ito yung mabait na soil. Ito yung ideal, kung tawagin. Sabi dun sa 8, verse 8, ito yung soil, earth. Walang kahit anong pebbles, walang thorns, walang hard pavement, soil, mataba. Okay, this is obviously, paki-flash naman yung verse 8 ng Matthew 13. This is obviously the fruitful and productive soil. Ito yung mga mature Christians. Tayo po ba yun? Konti lang yung nag-amen. So, but others fell on good ground and yielded the crop. Some 100-fold, some 60, some 30. So, ang explanation Jesus Christ, ito yung mga, explanation niya nasa 23. This is obviously the fruitful and productive soil. Katulad nga sinabi ko, mature Christian yan. But what do you think sets this soil type apart from the rest, from the three others? As sabi ni Jesus, he who receives seed on the ground who is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces because he understands the word, ginagawa niya yung kung ano yung sinasabi sa Bible, kung ano yung will ng Diyos. So in the end, may fruit. It produces crop, may fruit, no? Nagbe-bear ng fruit. Pero gusto ko mag-highlight ng tatlong point, o three points, ditong fourth soil na to, which is soil nga, earth na siya, mataba, fertilized, or good type. Ano yung tawag doon sa agriculture, magandang type ng soil? Not fertilized anyway. Cultivated? And fertile soil, yon. Ito yung three points. Tandaan nyo dun sa apat na soil, ano ang common sa kanilang apat? Iisa yung sower. Ba? Pangalawa, isa lang din yung seed. Pareho yon sa lahat na yon. Hindi yung nag-iiba. Hindi yung seed, the word of God, iba dun sa, hindi ganon. Depende kasi yun sa pag-receive. Pangatlo, parehong may enthusiasm or fire once they receive the seed o yung word of God. Yung apat na Christians, not yung isa kasi alanganin Christians, di pa natin alam. Sabihin natin future Christian yung first soul. Yung apat na Christian, lahat yan, excited, may enthusiasm when they heard the word of God at first instance. Best nilang marinig.
Tapos yung situation pareho lang din yung world, gusto tayong gumagalaw. Pero what sets it apart is yung rooted kasi siya. Kaya nagbunga. Meaning yung seed nag-root hanggang baba, then kumapit na. So strong na siya. Yun. That is what sets it apart. Because the seed is deeply rooted. Rooted yung tayo, rooted sa word. Ganun po ba tayo? Kasi may meditate natin ng word day and night. Amen, no? It shows how deeply involved God is in our lives pag ganito tayong mature Christian. Magiging mature tayo if deeply involved ang Diyos sa buhay natin. Okay, sabihin natin mature Christians. Now, let us identify from our perspective sa lens natin kung ano ba yung mature Christians. Gusto kong i-highlight yung manifestations of a mature Christian o yung fertile soil, but not limited to the following. Unang-una sa lahat, Christian na, hindi na tanong dito ako tinanggap na receive si Jesus Christ. Christian na, mature na yung setup. Sabihin natin mature na. Unang-una, first sa checklist, naglilingkod ba tayo sa Diyos? Are we serving God? So kung hindi, alam niya na ibig sabihin. Hindi tayo dun sa soil na. Kasi sabi ni Jesus, so then obey the commands that I have given today, love the Lord your God and serve Him with all your heart. Deuteronomy 11:13. And 1 Samuel 12:24, obey the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Remember the great things He has done for you. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil nagpapasalamat tayo. Ginawa niya sa buhay natin. Diba? Out of gratitude. At the same time, di natin alam kung paano sa pasalamatan. Yun na lang yung pinakamaliit na magawa natin, di pa natin magawa. Okay, committed na. Of service of the Lord na. Ang next tanong, kasi ba convenient sa atin kaya tayo naglilingkod? Pag ang sagot, oo, hindi tayo talaga naglilingkod. Kasi convenient lang siya. Ang tunay na paglilingkod, may sinasacrifice ka. Hindi yung, kasi may time ako. Ang practice niya, gantong araw, libre ako. No. Dapat nga ang paglilingkod, sasagasaan mo yung routine mo. Yun ang tunay na paglilingkod. May sinasacrifice ka. Hindi yung to your convenience. Ay, malayo. Hindi. Tandaan niyo, ito lang yun eh. Kaya ka naglilingkod, hindi para i-please si pastor. Ay, pag daw kumaten, magagalit si Pastor Eric. Ay, si brother ganyan, baka ano masabi. Una yung titingnan, ang Diyos. Kaya yung ginagawa yun. Hindi dahil pupunta ka sa Bible study, pupunta ka sa service, pupunta ka sa practice, dahil sa tao, no, ang Diyos. Doon makikita kung gaano ka-involve ang Diyos sa buhay mo. Kasi siya, ang tao, hindi ko nakikita ang puso ni Kuya Aris, ni Pritz eh. Diyos lang. Yung nakikita ko, manifestations na lang. So yun, ganyan tingnan natin, ang Diyos ang nakakakita. Yung commitment natin hindi sa church. Ang commitment natin is sa Diyos. Okay? So magbubunga ka lang kung yung commitment na yun talaga ay sa Diyos. Hindi mahiging mahirap sa iyo lahat. Walang excuses. Commitment. Now, how do we deal with conflict among ourselves? Forgiving ba yung heart natin as mature Christians? Okay, may dalawa dyan eh, na offend at offender. Among brethren na hindi sa labas ha. Two parties, the one who offended and the one who is offended. Who was offended. So may dalawa. Sa mga na-offend, unang-una, ano ba yung, ba't ka ba na-offend? Ganito, titingnan natin. Pag na-offend ka dahil personal, na-offend ka dahil bangga sa paniniwala mo, na-offend ka dahil nasabihan kang hindi maganda, let it pass. Pero pag na-offend ka dahil ang Diyos na-offend, dun ka maging concerned. Pag nakita mo na ino-offend niya ang Diyos, dun ka mag-speak up. Pero pag na-offend ka dahil may nasabi lang niya na tumaba ka, na alam mo yon, yung mga ganun, wag na, let it pass. At doon naman sa nang offend, in the first place, ba't naman kasi nasabi yung Christian na tayo? Diba? So,
So, ito lang tandaan nyo, Colossians 3.13. Naku, wala nang time. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. Amen? Ngayon, favorite ng lahat, Proverbs 27.17. Ito daw eh, among brothers, ganyan. Ito, naririnig ko lagi eh. Minsan, iba kasi ang ano sa akin ito eh, yung revelation ng, yung Proverbs 27:17. Favorite daw nila yan sa mga magkakaibigan. Pero alam niyo ba ibig sabihin yan? As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Ang binabanggit dito, hindi getting along. Conflict yan. Nasa-sharpen ka ba pag walang friction, pag walang conflict? Hindi. Kung masaya kayo, di hindi ka nasa-sharpen. Gets? So dapat, hindi naiwasan yung conflict among brothers. Doon ka na sa sharpen, how you bear with one another. Hindi yung, dito ako kasi masaya siyang kasama, ikaw hindi kasi toxic ka. Hindi ganun. Yung pagiging toxic niya, yung magiging ano sa'yo, yung sharpener mo. Di ba? Na minsan nga, may mga conflict na dapat hindi natin takbuhan eh. Dapat anuhin natin. That's how you are being sharpened. Harapin mo. Okay? Pero hindi na natatayo, hindi ko na yun pa-explain pa further. Ngayon, mature, obedient ba ang heart nyo? Nagta-tithes ba kayo ng offering? Na-preach ko na yun, kaya hindi ko na ulitin. Ngayon, how do we receive discipline? Nabanggit last week, di ko na rin uulitin. Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. Ganito, gusto ko lang dagdagan. Pagre-receive ng discipline, ganito kasi, may sinabi, kinorek ka. Ba't ako lang ang kinokorek? Bakit siya? Ganun agad. Una-una, tingnan mo, ikaw, sitwasyon mo, hindi yung, bakit ako sinabihan mo, pero siya ang sinabi. Pero siya ganun din ang ginagawa. Hindi mo alam, baka sinabihan din siya. Hindi lang ina-announce. Mga ganun eh. Okay, wag natin i-compare in other terms. Wag natin i-compare yung sitwasyon natin sa iba. Ay, ako sinabihan siya, hindi. Ibig sabihin nun, hindi ka nakikinig dun sa mali mo. Hindi mo tinitingnan yun. Hindi ka nagpapakorek, which is wrong. Hindi ka nagre-receive ng discipline. At doon naman sa nagbibigay ng disiplina, unang-una, ano ang motivation mo sa pagbibigay ng disiplina? Kung offended ka personally, kaya mo siya dinidiscipline, hindi pagdidiscipline yun. Pero pag nakita mo na ikakapahamak niya yun, that's when you discipline. Now, yun binanggit ko, yun lang ngayong chosen few, how you measure up as Christians. So kung ganun na, okay, matabang lupa na kayo, ibig sabihin nun. Konti lang yun. Pero actually, paano ba maging matabang lupa? Pinanganak ka, fat soil ka na. Bigla na lang, ang soil, ang fat, ang fertile soil ba? Ang fertile soil ba, bigla na lang nag-exist? Ha? Ang fertile soil ba, bigla na lang nandyan, out of the blue, ganun ba? No. Hindi ganun. Ang soil na naging fertile, may nag-cultivate dyan. May nagbungkal. Ang soil, di niya kaya maging fertile by itself. May nagbungkal, may nagdilig, may nagpaaraw. Yun yung relasyon natin sa Diyos. Amen. So the key answer is dying to self. Yun yun. Sa lahat ng ito. Luke 9.23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Galatians 2.20, isa sa mga favorite verses ko. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Galatians 2.20. Hindi na yung flesh natin o emotions natin ang tinitingnan natin. Ang Diyos na. Kung ano yung pleasing sa Kanya. Manhid na tayo sa mga offenses. Manhid na tayo sa mga nakikita natin. Yun yung tunay na full-blown Christian. Okay? Now let me ask you. Yun nga, matabang lupa ba nag-exist? Hindi, di ba? It has undergone preparation. Ngayon, yung matabang lupa ba is
matabang lupa na talaga yan. Hindi. Baka yan naging bato dati. Baka yan naging soil na may tinik. Baka nga ano yan eh, yung bato talaga eh. Diba? At the end of the day, hindi works na natin yung magbabago sa kanila. Kung di yung word. Yun yung kung paver ka, pavement na nakapatong sa'yo, ang Diyos ang mag-jackhammer niyan para ma-demolish at maging earth. Para yung seed matanim sa'yo at magbunga. In due time. Kung stony ka, Diyos lang din na mag-shovel niyan, mag-dig out. Kung matinik, siya rin magtatanggal niyan. Hindi yung soil, hindi ikaw. Kaya kung nagpo-fall ka dun sa 1, 2, and 3, do not be dismayed, do not be disheartened. Diba? Kailangan nyo lang develop a relationship with God through devotions, getting to know Him, serving God. Yun. It's a process. Okay? Yung lupa lang yon. Hindi yun tumaba kasi nag-underrise, nag-milk tea every week? No. Hindi yun naging fertile by itself. May nag-alaga. Katulad nga sinabi ko, yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Yun. Ngayon, anong lupa ka? Yun ang tanong ko bilang conclusion. Mataba, mabato, matinik, o baka laman lupa? Ano ba? Anong lupa ka? Amoy lupa daw. Ito yung response natin eh. Evaluate ourselves kung anong lupa tayo. Ngayon, if you're the one of the first three, huwag kang ma-dismay. Do not remain like that. Okay? Be bothered. Pag na-bother ka, strive to be fertile soil, yung heart mo. Kasi nga, sa tulad sabi ko kanina, yung matatabang lupa, naging bakayan, naging bato. Meron din naman yung mataba agad. No, by the grace of God lagi. Naging mabunga. All you have to do is to have a daily check on your standing before God. Daily check, ha? And realign your Christian walk by allowing Him to reign over your life. Yung bang activities mo is 10% lang ang Diyos, kasi tithes daw 10%. Hindi ganun. Una-una, nire-refer doon is yung kita mo. Hindi, yung mga ganun ako narinig eh. Hindi 10% lang ng time mo. No. Actually, ang masarap nga sa paglilingkod is yun na yung priority mo, hindi na yung work mo eh. Kasi si Lord na magsusustain nun eh. Anyway. Meron din naman career-oriented. No. Pero yung ministry, yung gawain ng Diyos is hindi masama maging career-oriented. Pero pag yan bumangga na sa commitment mo sa Diyos, karibal na yan ang Diyos sa'yo. Baka tanggalin yan sa'yo. So you have to be bothered. If kung hindi ka mataba, huwag ka mabother if mataba ka. Okay na yun kasi mataba ka na. Pero kung hindi ka mapataba, be bothered. Have a purpose and always ask for God's direction because it is no longer your own journey pag-Kristyan. No? It is already a walk with God. Now, ito yung quote na gusto kong, I want to leave with you tungkol sa ating maturity as Christian. A real sign of spiritual maturity is looking to God for purpose and perspective instead of comfort and convenience. So pag tayo nandito dahil because of convenience and comfort, it's not a spiritual maturity. We have to be mature, ibig sabihin nun. Through trials. Kasi trials and conflicts, kasi part yan ng process of sanctification, preserving you. At si Jesus lang ang makakagawa. Hallelujah. So, join me in a closing prayer. Lord, Father God, we thank you for this preaching, Lord, na aming narinig na yung salita. Cultivate it as in our hearts, Lord, itong seed na ito, na ganun po magbunga. Also cultivate in us a deep abiding faith sa inyo po, Panginoon. Teach our, create in us a clean heart, a pure heart, and a teachable heart para po, Lord, ay ma-carry out po namin ang gawain para to expand your kingdom. And Father God, as we have heard your word today, give us the hunger and the thirst for your word, for our spiritual maturity, Lord. And we thank you, we glorify in the mighty name of Jesus, we pray. Amen.